Hello mga kakasina! Ako po ulit, si Ate Angel. Na ang kasina ni Angel. And for today's video, excited ako dahil meron ulit akong isi-share sa inyo na another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina. Kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron ako ditong lagayan na rectangular size and yung mga custard cake bars na binili ko, hiniwa ko lang siya sa gitna. Tapos, ifinlatin ko lang yan dito. Isinalansan ko lang siya ng maayos dito sa ating lagayan. Tapos, finlatin ko lang yan. Basta lahat ng mga parte ng lagayan natin, lagyan nyo lang ng custard cake bars at iset aside nyo lang iyan bago gawin na po natin yung next procedure. Sa isang kasirola, pagsamasamahin lang po natin ang mga ingredients. So, meron tayo ditong 4 tablespoon ng glutinous rice flour. After po natin yung mga ilagay, pwede na po tayo ditong maglagay nitong isang sachet or 24 grams ng unflavored jelly powder. At syempre, hahaluin lang po natin yan para mag-combine. And then, maglalagay na po tayo dito ng tubig. So, bali yung tubig po na inilagay ko ay dalawang batch, pero in total po ay 4 cups of water yung ilalagay natin dito. Bakit ko nga ba dinadalawang batch? Para po hindi ako mahirapang tunawin yung ating dry ingredients. And then, kapag nakita ninyo na fully dissolved na nga yung dry ingredients na ilagay natin dito, pwede na po tayo ditong mag-add ng isang lata or 390 grams ng condensed milk. After adding ng ating condensed milk, sinundan ko lang po ito ng 1 can or 360 ml ng evaporated milk at half teaspoon ng vanilla essence. Kapag nahalo ko na po iyan, sinundan ko lang din po ito ng 2 tablespoon ng cacao or cocoa powder. So kung ano yung bigkas ninyo dyan, yun, maglagay lang kayo dyan, unsweetened. Tapos, syempre, tutunawin natin yung ating cacao or cocoa powder. And then kapag natunaw na po natin yan at nag-combine na silang lahat dito sa ating kasirola, pwede na po natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. And then lulutuin po natin ito hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating mixture. So habang hinihintay po natin yung kumulo, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, pwede nyo na rin pong i-follow yung ating second Facebook page na Ate Angel of Kusina ni Angel kung gusto ninyo ng mga lutong ulam at yung mga ganap kay Ate Angel. At ayan na mga kakasina, kapag nakita natin na kumulo na yung ating mixture, agad po natin itong isisalin doon sa ating lagayan na merong mga custard cake bars. At kapag naisalin na po natin to dito lahat, hihintayin lang po natin itong mag-set at mag-firm. And then kapag nag-set or nag-firm na po iyan, papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating dessert recipe. At ayan na nga mga kakasina, once na nag-set na or nag-firm na yung ating recipe, mag-dust lang po tayo dito ng cacao or cocoa powder. Tapos po, hiniwa ko lang yan into squares and then, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos naman po ang ating easy and creamy na Choco Jelly Cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat masasarap at matatamis na dessert recipe. So yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video. Tignan nyo naman oh, kung ihahain nyo yan sa inyong mesa, sa kahit anong klaseng okasyon, talaga namang mag-e-enjoy ang bawat isa.